Hello guys, sa magandang hapon guys, meron tayong gagawin guys, magpalit tayo ng mga PM kit ng ito guys, Dregear na Pavius GS. Lumang luma na to guys. May problema ay ano to guys, napaka luma na tong makina na to. So, na-receive namin to mga 2011 ata, I think. So magpapalit tayo ng battery. So okay naman yung sure check. So preventive maintenance mag-a-appear guys. Hindi natin mabubura yan. So ang magpapalitan din guys ay battery, brilos, cell. So ito nga pala guys yung battery nito guys, ng CMOS battery nito dapat din pinapalitan, pero napalitan ko na to guys eh. So pakita ko sa inyo guys muna bago magpalit ako ng mga consumable. So ipapakita ko yung ating ano CMOS battery guys. Ito guys napaka-importante to. So yung CMOS battery nito guys, dapat pag pinalitan, nagpalit ka ng CMOS battery nito guys, naka-on yung makina, hindi yan naka-off. Kasi pag naka-off yung makina mo guys, pag tinanggal mo yung battery, tapos ang maliligayang araw mo. Kailangan mo ng software para mai ano ulit, program ulit. So papalit tayo ng yun, kasi ako naririnig guys yung sounds na yan, no? Hindi ko yun. Sa power supply yan guys. So titignan ko muna, palitan ko muna yung battery. Baka sa battery lang. So lilinisan din natin to para and guys, yung power supply niya guys medyo may sound. So, ayun guys. Ayun oh. I mean, parang may ripple current yung power supply niya guys. So, dahil yan doon sa charging ng battery guys. So, isa sa mga ano yan, doon sa charge yata ng battery. So, magpapalit muna ako ng battery. So, ayun guys, oh. Napaka lumang luma na to guys. Ito yung sinasabi kong battery guys pag nagpalit ka. Yung CMOS battery. Malaki yan. BR2330 yan guys. So mas malaki yan sa ordinaryong CMOS battery ng mga motherboard ng CPU computer. So medyo malaki yan guys eh, no? So bagong palit yan yung sa akin. So sukatin ko yung ano niya, may boltahe yan. Pasukat para makita nyo guys yung ano niya, yung CMOS battery ko ng ano yan, CMOS battery ko ng aking. So okay pa yung pump niya, gumagana. So ayan guys, sukatin ko yung battery ko ng CMOS battery ko para malaman nyo kung bago ba yan. 3 volts yan guys, positive, negative. Ayan. So ayan guys, kita mo ba yung 3 volts ko dyan? Ayan guys, mayroon pa siyang 3 volts. Kasi pinatang ko na yan guys eh, dati. So mga 1 year ago natin napalitan ko na yan. So okay na yan. So ngayon guys, lililisin lang natin ng konti. Maalikabok na. So ibublow lang natin ang na magpalit ka ng battery niyan, huwag mong i-turn off o tanggalin sa power yung ano guys, yung makina mo. Kailan naka-on lang sa bago magpalit niyan. So technique lang para hindi ka na mag-program ulit kung wala kang pang program. So filter guys, medyo malinis pa naman yung filter ko. So last year ko pinalitan yan. So okay naman. So yung power supply ko lang ang medyo maingay. So meron siyang unwanted sound na ano. Tanggalin ko nga ito. So,
mawala yung ingay. Ayun. Nawala yung ingay niya. So, yung load ang may problema, yung charging sa battery. So, try natin magpalit ng battery, guys. Ayun, balik ko. Yan, bumabalik yung sound niya. So, dapat yan, wala. So, ayun, guys. Palit mo tayo ng baterya dito para mas okay. So, sarado nga ito. Nalinisan ko na. Okay pa yung filter din, guys. Okay pa yung filter niyan. So, sarado lang natin. Iba yung screw, yung ibang screw. So, pag nag-upgrade, pag nag-ano pa tayo, guys, pag nag-receipt tayo ng maintenance, ito, kukunin natin sa COM1. So, wala tayong pang-receipt nung, ano, guys. Wala akong software nito, guys, yung luma na, ano. So, hindi ko siya marireceipt ng maintenance. So, wala kasi akong software nito. So yun guys, magpalit tayo ng battery muna. So patayin natin. So yun guys, ang battery nito guys nandito. Dito sa loob. So pag nagpalit tayo nandiyan yung battery niya. Ayan. Yung dalawang battery. So meron akong pampalit. So, ito guys, original from Dragger. Ayan. Ayan. So, ito guys, original talaga ito sa galing. Tanggalin na natin yung ating battery. So, yung battery nito guys, naka series lang to. So, madali lang to. So, yan guys, naka series lang tong battery na to. Ayan. Madali lang to palitan. So, positive, negative, positive. Series lang yung dalawa guys. Ayan. So, ibalikan natin. Ganun lang kabilis ang pagpalit ng battery. Kabit mo lang ito ulit yung
ano niya, bracket. Para sigurado kang hindi na gagalaw yung battery, guys. Tapos, kalit na natin yung positive. Ito. Negative. Kalit din sa yan. Yan guys. So okay na, nakabit natin yung baterya, yung luma. So tingnan mo yung battery guys kung kailan to. Tutos ang 13 pa guys. 2013 pa yung baterya, katagal na. So, yun ang problema. Kaya, kailangan niya natin magpalit ng baterya. Pero, di ba yun guys ha? Almost, more than 10 years guys, oh, yung baterya. Gumagana pa din yun hanggang ngayon. Susunod guys, magpalit tayo ng bilos. So, magpalit ng bilos. Hindi mo lang to. So guys, ito yung bilos na guys, ano. So ang gagawin mo guys diyan, ibababain ko lang yung pa. Ano ito para bumaba. Yan. Babain lang natin yan guys. Okay. Ayan guys. So, ayan. Pwede ka nang magpalit. Ayan. Ah. So, ganun lang kasimple magpalit nito guys. Ayan. Pero madumi, kaya natin linisan. Pero yung bilos talaga, ganda kulay niyan. Yung gilid-gilid lang ang ano natin guys. Linisan. So, marami lang. Ito ang cover niya. Ayan guys. So, kailangan natin ng konting linis. Actually guys, itong makina na to, hindi naman to sa critical area na may naka-install. Saan lang to guys? Sa endoscopy. So, hindi nila usually ginagamit sa ventilator. So, usually na ginagamit lang niya guys is yung plug. Plo lang yung halos ginagamit nito. So, hindi gaano gamit yung ano niya guys. Okay. Yan. Balik natin yung ulit yung wire. Yan. So, tapos na. Ganoon lang kabilis magpalit ng bilos. So ngayon, palit tayo ng oxygen cell. So yan guys, ito yung ating oxygen cell. Yan. Ito yung oxygen cell na pampalit guys. So yan.
Ayan. Okay, natin, guys. Ayan. So, open mo lang to. So, nandito yung oxygen seal niya. So, sige. 2018 pa, 13 pa, guys, yung ano, oxygen niya. So, napakaluma na, guys. Ngayon lang pinalitan. Pero matibay itong mga gaitong oxygen seal, guys, eh. So, ito lalagyan ko ng ito, guys, oh, bago to. Yan. 2022. So, martingan ko lang, guys. Lagyan ko siya ng marking ng na-install to siya ng ano ngayon? 3. Yan. 2024, guys. So, yun lang gano'n lang, guys. Ibalik lang natin dito. Yan. Then, gusto lang ulit. So, okay na yan, guys. Ulit. So, ano pang kapalitan natin? So, titingnan natin yung ating flow sensor. Okay naman. Okay naman itong flow sensor niya. Ayan, guys, yung flow sensor niya. So, may pampalit din ako nito. May pampalit din. Meron din akong pampalit dito, guys, ng flow sensor. So, spare lang. So, pag guide, may guide to, guys, ha, kung paano mo sa ilabit, may araw. Huwag mo kang magkabaliktad kasi masisira yan. Then, i-connect mo lang ito ulit. So ito, guys, optional tong oxygen na to. Pwede ka rin walang oxygen. Takpan mo lang siya. So pwede din yan. So tingnan mo yung filter niya, guys. Okay pa naman. Medyo malinis pa. So yung filter niya, guys, medyo malinis pa. Hindi pa siya nangingitim. So, last year ko lang ito pinalitan, guys. Eh. Yeah, okay pa ito. Hindi ko muna palitan. Nagpapalitan ko niyan, guys. Pero hindi ko muna siya papalitan. So, ayun na, guys. Tapos na tayo magpalit. So, ganun lang kabilis. Yung palit natin ng ating oxygen cell, bilos, at saka yung battery. Na, guys, pupunta tayo ng service mode. So, punta natin yung service mode. Itong dalawa, guys, sabay. Tapos sabay. Ayan, guys, tapos sabay button. Ayan. So, last service date, guys. Nakalagay dyan, no? Guys, so last service date 3/3/2024. So ngayon, guys, so yan na yung nakalagay dyan. Tapos nireset ko na rin yung service hours run since last service, total run hours 1. So, dito lang yan, guys, sa preventive maintenance, sa activate. Yan, guys, hindi mo mababago yan dito sa general. Reset hours or reset last previous service date. Diyan mo makikita, guys. So, ito kasi, guys, itong preventive maintenance, guys, ito. Ito. Hindi mo siya, hindi mo ito marireset, guys. Hindi ko ito mababago. Kasi wala akong service kit na
service ko, software para ibaguhin ko to, guys. So wala akong option para baguhin 'yan. So dito ko lang yung binabago sa general, yung last service dito sa general. Yung last service date, guys. So makikita naman doon pag bakas mo. So pero yung sa preventive maintenance talaga hindi ko mababago 'yon kasi wala akong software. So dito naman kit lang naman, select kit lang pinata natin, US standard, yung ganun lang yan, guys, walang ano yan. So dito sa service log, tingnan natin. Entries. Ayan. Pressure membrane, AC power restored, yun yan. Kasi nagpalit ako ng battery, guys, kaya ganun yun. Ayan o. May kit. Mayroon dito mga service-service lang, guys. Kaya okay na rin to. Pero luma na kasi to. Ayan o. System power on, AC power restored. Kasi nagpalit tayo ng baterya. So, yun na. Tapos, service cleared. Ayan, guys, o. Service cleared. Yun ang nakikita mo, guys. Ayan o. Yun. Service lang mo makikita, guys. Kaya kahit wala ka na nung hindi mo na sa preventive maintenance, guys. Ito, sa preventive maintenance, naka-activate kasi yung sa amin. Pwede mo kasi itong i-disable, guys, pag naka-connect yung software, i-disable mo lang sa mawawala yan. Or ilagay mo siya ng mga year 2030. Pwede mo siyang ano, pag may software ka, guys, mababago mo yan. Pero pag wala kang software, hindi mo mababago yan, guys. Kaya pag nag-service ka ng mga ganito, doon lang sa service log, makikita mo lang doon. Kasi dito sa general, pwede ka nang mag-reset dito. So, ganun lang, guys. So, configuration, system settings. Ano ba bang mayroon dito? Calibration. So, hindi na ako mag-calibrate, guys, kasi ano naman yon. Flow sensor naman. Hindi mo ako napalit ng flow sensor. So, yung configuration niya, system settings, kunin ko lang yung model type, flow sensor type, hindi yan, standard option, flow meter, wala rin dito. So PSB vent mode, reset code, release code, so wala nan. So, yun, guys. So, balik ka lang doon sa system, guys. So, tapos na tayong mag-reset. So, balik ka lang dyan. Pilitin mo lang itong last. So, yun, guys. Ngayon, mag-ventilator mode tayo, guys. Yan. Ventilator mode tayo. Saan yung ating pang-ventilator? So, ventilation mode. Kabit natin itong gas. Volume control mode, 600 tidal volume, 12 ang BPM ko, 40 yung ano ko, Pmax. Still flowing gas. Naka-spotin nyo tayo, guys.
Ayun. Ventilation mo tayo, guys. Kaya tayo ng flow na 1. So, yung 600 na settings ko, guys, tingnan mo naman, 591. So, pasok na pasok pa. Ayan. Antik na kasi ito, guys. Luman-luma na to. So, model 2000, ano to, guys, eh. 2000... guys. Model ng makina na to is 2004. So, napakaluma na. So, 20 years ago na, guys. So, 2004 model siya. So, pero okay pa din siya. Kahit ganun siya. Ka, ano. So, okay pa rin yung tidal volume niya. So, yun, guys. Yung tidal volume niya. Pasok pa din. 595. Yung rate ko, 12. Yung minute volume niya, 7.1. So, okay pa to, guys. Actually, guys, dinidiscard na namin itong mga ganitong unit. Kasi meron kaming mindre nga na Watu na dumating. So, ito, nilalagay na lang namin sa mga hindi critical area. So, baka mga next PM, ano nito, schedule ng PM, wala na to, i-discard na namin. So, papalitan ko na to ng Watu. Pero matibay ito, guys. Matibay itong breaker na to. Ayun o. So, matibay ito eh. Ano man naman ito eh. Konti ito yung mga tubings niya. Ayun mga ito. Ayun, guys. So, marami silang face mask kasi ito lang yung ginagamit nila eh. Dito lang nila kinakabit yan, guys. Flow meter lang. Tapos mix ng gas. Pampatulog lang ng pasyente, guys. So, hindi talaga ito ginagamit ng pang ventilator. In case of emergency lang, guys, siguro magagamit nila. Pero bihira. Hindi siya nagagamit sa ventilator. Ano? Kasi hindi naman nag-i-intubate dun sa endoscopy. Ayan, guys. So, ayan, guys. Ganun lang ang pinatan natin. Oxygen cell. Yung bilos. Itong bilos dito, guys. Yung bilos dito. Saka yung battery. Ayan, ang pinatan natin, guys. So, ayan. Okay na, guys. Ayan. So, napakasimple lang magpalit ng mga ganyang consumable, guys. So, guys, magkalimit tayo ng auto sensor kasi nga magpalit pa tayo ng bago. So, ayan, guys. Ganun lang yan. So, calibrate auto sensor. Remove auto sensor and expose to the room. Ayan. Remove daw. Expose to the room. Remove auto seal. Ayan. And then to start auto calibration, press rotary knob. So rotary knob. Calibrate sensor. Yan, guys. Tapos na ang calibration niya. Ganun lang ang calibration sensor ito, guys. Oh. So napaka-simple lang. Tapos i-calibrate din natin yung yun, guys, yung flow sensor. Yan, flow sensor. Close all press gas. Sarado na. Remove expiratory hose. Expiratory hose, guys, remove. Ayan. Remove expiratory hose. Then start calibration to rotary knob. Pause. Yan. Tumatawag. Ayan, guys, nagka-calibrate siya. So, ayan, guys, calibrate tapos na. Ayan. So, okay na siya, guys. So, meron tayong leak compliance. Ayusin mo natin yan. Sandali lang. Matawag. And system leak compliance tayo, guys. So, ito yan, guys.
Yan. Connect mo lang to, guys. Yung dalawang ano sa ibabaw nung ano. Yan. Tapos ito yung ano mo bag mo. So tapos pindutin mo lang to. Preparing to and guys, tapos ipa-plus lang natin yung auto hanggang sa mag ano tong ano until siya ng 15 to 30 guys, ayun, 15 to 30. Ayan, 28. So in progress. Ayan. Ipa-plus mo lang yung auto. Tingnan natin guys, in progress yung ano niya. Compliance niya. So in progress, pass naman guys yung compliance test niya. Yung leak test na lang guys, hintayin natin kung anong mangyayari. Yeah. In progress pa siya. So and guys, complete. Yun. Complete siya guys. Pasado sa lahat. And pass. All pass.